Magsitayo na po ang lahat. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Ako ang muling pagkabuhay, uwi ka ng Panginoon. Ang sino mang manalig sa akin ay mabubuhay kailanman. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa'y sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat na makinig sa mga salita ng Poong Jesus Nazareno at makisama sa kanyang paghahandog ng buhay para sa kaligtasan ng sanlibutan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong sa aming pagkilala ng iyong anak para sa amin na buhay talaga. Kami naway maging kasalo niya, pagundangan sa pag-ibig ng Espiritong kanyang padala, sapagkat siya ang tagapagligtas ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, masidhi ang pagnanais ni Saulo na usigin at patayin ang mga alagad ng Panginoon. Kaya't lumapit siya sa pinakapunong saserdote at humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga ng Damasco upang malakip niya
ang sinumang matagpuan niya roong kaanib sa bagong pananampalataya, maging lalaki, maging babae, at madala sa Jerusalem. Naglakbay si Saulo patungong Damasco. Nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakasisilaw na liwanag mula sa langit. Ano pat napasubasob siya. At narinig niya ang isang tinig na nagsalita sa kanya, "Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sino po kayo, Panginoon?" tanong niya. "Ako'y si Jesus, ang iyong inuusig." Tugon sa kanya, "Tumindig ka at pumasok sa lungsod. Sasabihin sa iyo roon kung ano ang dapat mong gawin." Natilihan ang mga kasama ni Saulo. Narinig nila ang tinig, ngunit wala silang makita ninuman. Tumindig si Saulo at idinilat ang kanyang mga mata, ngunit hindi siya makakita. Kaya't siya'y inakay nila hanggang sa Damasco. Tatlong araw na hindi siya nakakita at hindi kumain ni uminom. Sa Damasco naman ay may isang alagad na ang pangalay Ananias. Tinawag siya ng Panginoon sa isang pangitain. "Ananias, ano po yun, Panginoon?" tugon niya. "Pumunta ka sa kalye Matuwid, sa bahay ni Judas, at ipagtanong mo sa isang lalaking, ang isang lalaking taga Tarso, na ang pangalay Saulo." Sabi ng Panginoon, "Siya'y nananalangin ngayon." Sa isang pangitain, nakita kanyang pumasok sa kinaroroonan niya at pinatungan mo siya ng kamay upang makakita. Sumagot si Ananias, "Panginoon, marami na po ang nagbalita sa akin tungkol sa taong ito, tungkol sa mga kasamaang ginawa niya sa iyong mga banal sa Jerusalem." At naparito siya sa Damasco, taglay ang kapangyarihang galing sa mga punong saserdote upang dakpin ang lahat ng tumatawag sa iyong pangalan. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, "Pumaroon ka, sapagkat hinirang ko siya upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hentil, sa mga hari, at sa mga anak ng Israel. At ipaalam ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin alang-alang sa akin." Pumunta nga si Ananias. Pumasok siya sa bahay at ipinatong ang kanyang kamay kay Saulo. "Kapatid na Saulo," wika niya, "pinapunta ako rito ng Panginoong Jesus na napakita sa iyo sa daan nang ikaw ay papunta rito. Sinugon niya ako upang muli kang makakita at mapuspos ng Espiritu Santo. Pagdakay, may nalaglag na tila mga kaliskis mula sa mga mata ni Saulo at nakakita na siya." Tumindig siya agad at nagpabinyag. Kumain siya at nanauli ang kanyang lakas. Si Saulo ilang araw na kasama-sama ng mga alagad sa Damasco. Pumasok siya sa mga sinagoga at nangaral tungkol kay Jesus. "Siya ang anak ng Diyos." Wika niya. Ang salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Purihin ang poon, dapat na purihin ng lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa ati, dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Magsitayo na po ang lahat. Ah, halleluya, ah, halleluya. Alleluia, alleluia. Ang sinumang kumakain sa katawang aking hain ay nananahan sa akin. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paanong may bibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo, tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayon din naman, ang sinumang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyo mga magulang sa ilang, namatay sila bagamat kumain niyon. Sinabi ito ni Jesus
nang siya'y nagtuturo sa sinagoga sa Kapernaum. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po ang lahat. Mga kapatid, sa mahal na Poong Jesus Nazareno, tayo po ay nakinig dahil sa ang Panginoon ay nagsasalita at siya ay nangangaral. At tayo ay nagkakaroon ng pananalig, paniniwala, pagsampalataya sa ating Panginoon dahil sa kanyang salita na ating naririnig. Kaya tayo po ay masipag na nakikinig sa mga salita ng Panginoon sa pag-asa na pagkatapos na tayo'y makarinig ng kanyang salita ay maniwala tayo kay Jesus. Ibigin natin si Jesus. Paglingkuran natin si Jesus. Ang itinuturo po niya ngayon sa atin, ayon sa ito'y mabuting balita niya, ang ibinibigay ni Jesus sa atin ay ang kanyang laman, buhay na laman, ang kanyang dugo, buhay na dugo. At nais ng ating Panginoon sa pagbibigay niya sa atin ang kanyang buhay na laman at buhay na dugo ay mabuhay tayo. At ang makitang buhay sa atin ay ang buhay ng Poong Jesus Nazareno. Yan ang gusto ng Poong Jesus Nazareno na tayo ay maging mga kamukha niya. Buhay. Ano ang ibig sabihin ng buhay na Nazareno? Ang buhay na Nazareno ay yung hindi yung nasa t-shirt. Hindi pang t-shirt ang Poong Jesus Nazareno. Ang binibigay ng Poong Jesus Nazareno ay ang kanyang laman, ang kanyang dugo, ang kanyang sariling buhay. Nais ng Poong Jesus Nazareno na ilipat sa atin ang kanyang buhay. Kaya dapat tayo na tumatanggap sa katawan at dugo ng Poong Jesus Nazareno sa banal na misa. Dapat na nakikita tayong mga kamukha ng Poong Jesus Nazareno. Anong ibig sabihin po niyan? Maging mahabagin tayo tulad ng Poong Jesus Nazareno. Mabait tulad ng Poong Jesus Nazareno. Mapaglingkod tulad ng Poong Jesus Nazareno. Matiisin tulad ng Poong Jesus Nazareno. Mapasyensya. Mapagmahal. Lahat ng magagandang katangian nandiyan sa laman at dugo ng Poong Jesus Nazareno. Nais niya na makita ang magaganda niyang katangian sa atin, sa bawat isa sa atin na nagkukumunyon. Hindi tayo basta tumatanggap ng tinapay. Si Jesus Nazareno yung tinapay. Siya yun. Pero ang nakikita natin, tinapay. Tinapay na kinakain. Kaya nga ang tawag rin sa kanya ay pagkain. Siya ay pagkain na nagbibigay ng buhay. Kaya tayo mga kapatid, magsikap po tayo unang-una makinig na mabuti sa mga aral ng Poong Jesus Nazareno. Sikapin po natin na maniwala. Kasi maraming hindi naniniwala. Pagka na rin may magandang sermon, magandang salita mula sa Poong Jesus Nazareno, wala, pumasok doon, lumabas na doon. Anong sermon ng pari kanina? Ewan. Wala, hindi man lang mai-share. Ang ganda-ganda. Sinabi ng Poong Jesus Nazareno sa misa kanina. Dapat marunong tayong ngayon makinig at maniwala. Pangalawa, na tayo ay tumatanggap ng buhay na Jesus. Pagkain natin siya at inumin, magalang po tayo. Magalang tayo. Kasi yung katawan at dugo ni Kristo ay anyong tinapay na parang hindi dapat
igalang kasi tinapay siya. Tinapay na yung tilapay nakikita po niya. Parang na, nabibili sa panideri, tinapay. Ha? Mukhang tinapay. Hindi mukhang Jesus. Kaya kung minsan, wala tayong galang. Kahit nasabihin na ng pare, katawan ni Kristo, wala pa rin, wala sagot, wala. Hindi tumitingin, katawan ni Kristo. Talo, amen, amen. Tapos tatanggapin. Suko. At, pagka natanggap na natin, Jesus, ipapakita kita sa mga tao. Ipapakita ko yung kabaitan mo, ang kabutihan mo, ang pag-ibig mo sa lahat ng tao. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko, mga kapatid, ibinigay sa atin ang Ama ang kanyang anak bilang tunay na pagkain at tunay na inumin sa hapag na ito. Hilingin po natin sa kanya ang lahat ng ating mga pangangailangan sa pamamagitan ni Kristo ang napinagmumulan ng bagong buhay. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eucharistia. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eucharistia. Ang simbahan naway lumago sa pagpapahalaga sa Eucharistia bilang tinapay ng buhay sa pamamagitan ng mas mataimtim na pagdiriwang ng banal na misa. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eucharistia. Bilang isang pamayanan, naway, hindi natin ipagwalang bahala ang ating buhay pananampalataya, bagkos higit na manalig sa Diyos araw-araw, kahit sa ating mga kahirapan at pagdurusa. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eucharistia. Ang mga pamilya, lalo na ang ating mga anak, naway lumago sa mga biyayang dulot ng patuloy na pagtanggap ng Eucharistia. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eucharistia. Ang mga may sakit, naway palakasin ng kanilang pananampalataya sa pamamagitan nang pakikipag-isa ng kanilang mga paghihirap sa pagpapakasakit ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eucharistia. Ang mga mahal natin sa buhay na yumao, naway magkamit ng buhay na walang hanggan na ipinangako ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eucharistia. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob po ninyo sa amin ang lahat ng mga biyaya na kailangan namin sa buhay at dapat naming maipakita sa mundo si Hesukristo na aming Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat.
ka, puri-puri ka, Diyos Amang lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob, narito ang aming mayaalay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos Amang lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob, narito ang aming mayaalay. Mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo nang awa, gawin mong banal ang mga alay naming iyusan ang kalugdan at kami gawin mong haing sa iyo'y laging nakalaan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, sa kaitaasan. O sana, sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana,
sa kaitaasan, sana o sana sa kaitaasan, o sana o sana sa kaitaasan, o sana o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang ipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Tumayon lahat. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin
sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, gayon din ang kabiyak ng kanyang pusong si San Jose, mga apostol at ng lahat ng banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis
ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis sa harap ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sa aming kaloob at pagsasalo.
tagumpay ng buhay binasbasan, hinatid, inialay, buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan, at pagsasalong walang hanggan. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga ministry organization at samahan ng ating simbahan na salubungin ang pagdating ng Mahal na Birheng Maria ng Antipolo dito po sa ating simbahan sa darating na Abril 29, Sabado. Ang misa ng pagtanggap ay sa ganap na 10 ng umaga na pangungunahan ng ating rector na Reverend Father Rufino Sescon Jr. Manatili po ang Mahal na Birhen ng Antipolo hanggang Linggo, Abril 30, at ang misa naman ng pamamaalam ay sa ganap na 6 ng gabi na pangungunahan naman ni Reverend Father Renante Tolentino, rector ng Antipolo Cathedral, at susundan ito ng alay lakad para sa kapayapaan patungong Antipolo. Makiisa po tayo. Maraming salamat po. Patuloy pa rin pong pinaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Pagkos dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar at tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alala sa anak mong mahal na nag-utos si pagdiwang ang huling hapunan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo.
Amen. Taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang buhay na Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulualhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulualhati ka namin.